kaibigan, ako po yung nagpapasalamat at tayo ay narito sa programa pong ito upang pag-aralan at bigyan pansin natin ng salitang katiwala. Ngayon po, sa ating pong pag-aaral, ang katiwala po ay tayong mga tao dito sa mundong ibabaw na kung saan inaangkin natin na wala tayong pwedeng angkinin dahil lahat ng bagay dito ay tanging sa Diyos lamang. Ngayon po, tayo'y basahin po natin ang biblical na sulat sa Genesis 1, versikulo 26. Ang sabi po dito, at sinabi ng Diyos, lalanghin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga iba, sa isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, ang katiwala po ay tayo mga tao. Ngunit sa Genesis 1:26, bigyang pansin po muna natin kung kanino unang ibinigay ang pagkakatiwala dito sa sanlibutan. Ang ating mga unang magulang na sila Adan at Eva, sila po ang siyang unang pinagkatiwalaan ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. Ngunit hindi natatapos doon ang siyang pagiging katiwala natin. Dahil sabi sa Genesis 1:28, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Malinaw na binasa natin sa Genesis 1:26 na ang ating mga unang magulang ang siyang binigyan ng unang pagkakatiwala dito sa mundong ibabaw. At pagdating sa Genesis 1:28, ang sabi ng ating Panginoon sa kanila na sila ay magkaroon ng mga anak, magpaalanakin. Bigyan ng ano po? Bigyan pansin po natin na kasama din po tayo doon. Bilang mga anak ni Adan at ni Eva, tayo po ay kasama sa ano po, sa pagiging katiwala dito sa mundong ibabaw. At malinaw na binasa din natin sa Genesis 1:26 na ang ating mga unang mga magulang na si Adan at si Eva, sila po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Diyos. Basahin po natin ang Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito. Napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Dito po sa Genesis 1:31, may kita natin na pagkatapos ng anim na araw, nakita ng Diyos ang kanyang mga nilikha na ito ay napakabuti, ito ay napakaganda, wala pang kasalanan ang siyang pumapasok, ito ay napakaperpekto, napakalinis at napakabanal. Kaya nga po, ang ating mga unang mga magulang na sila'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sila po ay sila po ay napakaganda, napakalinis, at sila po ang siyang unang pinagkatiwala sa mundong ibabaw pong to. Ngayon, ano po ang nangyari sa atin? Bigyang pansin po natin kung bakit tayong mga tao ay nagkakaganito. Bigyang linaw po natin sa Genesis 5, versikulo 1, na ang sabi ay ganito. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos, siya'y nilalang. Malinaw na inulit muli sa Genesis 5, versikulo 1, na ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva, ay sila ay ayon sa wangis ng Diyos. At tignan natin ang mga susunod na lahi na siyang pinapakita dito sa Genesis 5, kapitulo 3. Ang sabi, at nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki, kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalang Set. Okay. Sa ating pag-aaral, ang siyang pangalan na si Set, ang siyang kapalit ni Abel, dahil alam po natin sa Genesis na pinatay ni Cain si Abel. At ito pong si Set, sa kanya po nagpatuloy ang siyang lahi ni Adam, na kung saan si Set ang siyang susunod na
Susunod na tagapagpasa ng salinlahe upang ang ating Mesaya ay lumabas dito sa mundong ibabaw. Ngayon po, bigyang pansin po natin na itong si Seth, ang anak ni Adam, ay hindi na po kawangis ng ating Diyos. Bakit po? Bibigyang pansin po natin, basahin po ulit natin Genesis 5:3. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Alam po natin na ito po ay pagkatapos ng kasalanan. Ng kanyang ano po, ng pagkain ni Adan at ni Eva sa puno na pinagbabawal kainin. Ang siyang puno ng masama at mabuti. Dito na po pumasok ang kasalanan. Dito na po ang siyang bunga ng kasalanan. At si Seth ay hindi na po siya 100% na ano po, na kawangis ng Diyos, kundi nagkaroon po ng dungis dahil sa kasalanan na naggawa ng ating mga unang magulang. At ang epekto ng kasalanan ay namana natin. Ayon sa Genesis 2:7, bigyang pansin natin kung paano ba nilalang ang tao. Upang maunawaan natin na tayo ay katiwala ng tao, upang maunawaan natin na tayong mga tao ay katiwala ng Diyos, bigyang pansin muna natin o pag-aralan muna natin kung ano ang likas ng tao. Genesis 2:7 ang sabi, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininghan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Bigyan po natin ng pansin, tayong mga tao po ay kaluluwang may buhay. Ito po ang ating likas. At sa ating pag-aaral dito sa Genesis 2:7, na tayo po ay galing din sa alabok. At binigyan po tayo ng hangin na kung saan ito po ay sa kapangyarihan ng ating Panginoon upang ang tao po ay maging kaluluwang buhay. Ngayon po, ayon sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya'y ninyong katampatang pagsamba. Ngayon po, alam natin kung ano ang ating likas. Alam natin na tayo ay galing sa alabok na binigyan ng hangin ng buhay ng ating Diyos at tayo naging kaluluwang buhay. Ito tayo mismo, ang ating sarili. Pag tinignan niyo po ang inyong sarili sa salamin, yan ang makikita niyong kaluluwang may buhay. Kaya nga po, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo po ay narito sa mundong ibabaw, ayon sa Roma 12:1, tayo ay magsilakad nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Bilang isang katiwala ng Diyos, itong katawan natin, kailangan din natin itong pangalagaan. Kailangan nating gumalaw o mamuhay na ayon sa ating kagustuhan ng Panginoon at hindi ayon sa sanlibutang ito. Dahil alam natin na sa sanlibutang pong ito, dito na nauuso ang siyang pagsira ng ating katawan. Nagkakaroon tayo ng mga gimikan, nagkakaroon tayo ng mga bisyo na hindi maganda sa ating katawan, nagkakaroon tayo ng mga gawaing mga bagay na akala natin maganda sa paningin ng mga tao, ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay hindi kaaya-aya. Ayon dito sa Roma 12, versikulo 2, ang sabi po dito ay ganito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Balikan natin ang mga unang bersikulo na ating pinag-aralan. Ang sabi sa Genesis 5:3, na si Seth, na ang anak ni Adam at ni Eve, Adan at ni Eva,
na nakuha ni Seth ang siyang larawang likas na ano po, nang siyang pagkatapos ng pagkakasala ng ating mga unang magulang. At pagkatapos kay Seth, narito na tayo. Dala-dala natin ang epekto ng kasalanan. Dala-dala natin ang ano po, ang likas ng tao. Tayo pong mga tao ay may mga likas na minsan tayo ay magalitin. Minsan tayo ay mapagkutsa. Minsan tayo ay masumpungin. Minsan tayo ay mapag-angkin. At yung mapag-angkin na yon, ito po ang delikado sa lahat. Dahil sa ating pamumuhay, napapansin natin na lahat ng mga mabili nating mga gamit sa mall, lahat ng mga maangkin natin na gamit ay inaangkin natin ng lubusan. At pag inangkin natin ng lubusan, nakakalimutan natin ang Panginoon na siya ang mismong may likha ng lahat ng inaangkin natin. Kaya nga po, tayo bilang katiwala ng Diyos, unang-una, upang tayo ay mamalakad sa mundong ibabaw dito, sa paningin ng Diyos na kaaya-aya, tayo, magsimula tayo sa ating sarili. Baguhin natin ang ating likas sa tulong ng banal na Espiritu. Huwag na tayong ano po, huwag na nating lakaran ang siyang mundong ibabaw na ito na ayon sa kagustuhan ng mga ibang tao. Kung ang gusto ng ibang tao ay magpasikat, magpayaman, magkaroon ng mga angkin-angkin na mga bagay, tayo po ay tumaliwas sa ganitong gawain. Bigyan pansin natin ang siyang pagiging katiwala ng Panginoon. Kaya nga po, sabi sa Colossians 3:10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikas sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sabi sa Genesis 5:3, na tayo na naangkin natin ang siyang likas ng ating unang mga magulang na si Adan at si Eva ayon sa ano po, pagkatapos ng kasalanan. At ngayon, binibigyan po tayo ng magandang mensahe ng balita na mababasa natin sa Biblia na kung saan Colossians 3:10 na tayo ay binibigyang pag-asa na makilala natin ng lubusan ang Diyos sa pamamagitan ng ano po, sa pamamagitan ng pagbabago natin. Lakaran na natin palayo ang sanlibutan. Iwanan na natin ang mga masasamang bisyo. Iwanan na natin ang mga gawain na nakakasira sa ating katawan. At tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. At tayo ay magiging kasing katulad niya. Makikilala tayo ng ating mga kaibigan na tayo ay ano po, ay magiging katiwala ng sanlibutang ito, tapat at totoo. Kaya nga po, sa ating mga susunod na pag-aaral, bigyang pansin po natin ang ating sarili, ang ating katawan mismo, na tayo po ay panalangin ko po na maging kalarawan tayo ng Panginoon sa mga paningin ng ating mga kaibigan.